Hi, Miss Friends! Today, mayroon akong kakolab si Melissa Ricks. Hello! Pumunta pa ako ng Lipa, Batangas, para makakolab siya. Yes! I'm so happy! So, eto po, magdi-drink or spill kami. Pero yung totoo, naghanap lang talaga ng excuse para makainom kami together. Just like the old days, gano'n. Yeah. Kung hindi niyo alam, super old friends na kami. Grabe naman, super old. Super old friends! Anong year? 2011 ba? Baka earlier. Mga ganun. 2010 siguro. 2011. Yeah, right. Are you ready for the questions? Yes! So, ang nag-ano ng questions ay si Diane San Pedro, yung aking manager. Nakasalanan mo to, so, Diane. Are you ready? Ayan o. Question. Ay, first question. Have you ever fallen in love at first sight? No. No? No, hindi. No. Love, ha? Love. Crush, yes. Kilig, yes. But love, no. Yes. Ikaw? Patay, ano lang. Parang patay na patay lang dahil crush ko siya. Pero hindi rin in love. Kasi iba yung in love, eh. Anong difference ng patay na patay siya ka in love? Yung parang crush ko talaga yun. Ang gwapo niya talaga. Yung ganun. Pag nakausap mo na. Ayan na. Bakit ganun? Siguro it's the suspense. Yung, ano. Pero otherwise, wala. Okay. So, have you ever been attracted to the same sex? Attracted na parang in love, ganon? Attracted lang, like crush. Attracted, oo. Kasi ang daming magaganda. Ang daming magaganda. Especially kung mababait sila. And yeah. Especially kung meron kasing taong sobrang ano eh. Yung dating pa lang sa'yo, parang oh, yung bait niya, bait, yeah. Ano niya, friendly niya. Gusto ko siya maging friend. Uh-oh. And sobrang ganda. Ang dami. Uh-uh. Ewan ko lang sa ugali. I don't know. Oh my gosh. Pero, yung attracted to the same sex, I don't think that's bad. It's yeah. More of admiration and paghanga. Yeah. How many boyfriends have you had? Wow! Sa pagdilat ko! Shock ako kung galing. How many have I had? Yeah. Sabihin natin, di ba, kilala ko yung mga boyfriend niya eh. Kilala niyo lahat! Si J! Para lang hindi tayo makainap. Ang una ay si... Ay, naging kayo? Hindi ko alam! Revelation! Pero ano, 16 pa ako noon. So, parang... Nag-date kami noon. Kailan? Ay! Oh my god. Ay, Mars. Nag-date kami noon, seryoso. Pero na-turn off ako sa kani. Meron kasi siyang girlfriend habang girlfriend niya ako. Kasi what? Secret lang kami. You know? Wow. Ako naman, nung iyaya niya ako sa bahay niya, sabi ko, ay, alam ko na to. Excuse me, turn off na ako. Kasi niyaya niya din ako sa bahay niya. Hindi ako sumasama. Ang pangalawa, si Jay Cuenca. Oh, kilala ko yun. Kaibigan yun ng ex ko. You know, we're all happy friends together. Si Paul Jake Castillo. Ah, mahilig kilala ako din sa Jay. Siya. Oo nga. Puro Jay. Alam mo, same tayo. Puro mahilig din ako sa Jay. Sobrang weird. That's why we're friends. Tapos, ang next nun ay yung baby daddy ko na si Charles. And then ngayon, hindi ko na boyfriend. Asawa ko na si Michael. Yeah. Kunti ka mag-next question, sasagot ka pa, di ba? Kasi iinom ako. Bakit? Iinom ako, Mars. Ang dami ba? Hindi, inamin ko naman dun sa channel ni Jessie Mediola. Ah, okay. So, go to that one. Yes. Have you ever cried because of an ex? Anong cried? Bumagyo. Siyempre, lahat nagwalwal? Naman. Oo, yung mga walling, ganyan, yung mga... Hindi ako nakakatulog. Hindi ako nakakatulog, kakaiyak. So, ang ginagawa ko para hindi ako maiyak is nanonood ako ng horror movies, Mars. Oh my like, gosh. 8 horror movies. Ang lakas ko sa DVD dati. Wow. DVD pa nun eh. So, sa Green Hills pa? Yes, pero original. Okay. Ano siya, as in, buong hanggang 7 a.m. yun ang pinapanood ko. Kasi para, pag horror kasi hindi ka nakakaisip, mm-hmm. Yun ang naiisip mo. So, para lang hindi ko isipin. Horror was my solution. Ako, ikaw? Yeah. Workout and... Doon mo nilalabas sa workout. Yeah. Kung umiiyak ka habang nag-workout. Umiinom din ako ng alak habang nag-workout. Like, sana oh my gosh! Ano po? Ito po. Have you ever drunk dialed someone? Oh, yes. Oh, hindi ata ako. So honest. Ayaw mo, amino. Lagi. Lagi ako. Kasi nung time na, the times na yung may mga boyfriend pa ako,
I was young and then I would always go out with my friends. Para, you know, ano yung party parties. Yeah. Tapos na tayo dun, yung party season natin, mm-hmm. phase. And I would, when I was drunk, you know, syempre dun ka nakakaramdam nung sakit, nung lungkot pag pa-uwi ka na. Ang saya-saya mo nung party, pero pag pa-uwi ka na, dun mo nararamdaman. And, I remember na, nagfo-food trip na lang kayo, di ba? McDo was always our favorite thing to do after drinking. Hindi, totoo. Oo, before ganun. So, usually na, next, pag umiinom na ako, I don't use my phone too much. Pinapatago mo na? Hindi, parang iniiwasan ko mag-phone talaga. Kasi naisip ko talaga tumawa. Kasi natatakot ako eh. Eh kasi feeling mo, close pa rin kayo eh. Hindi na eh. Ganun din ako eh. Parang feeling ko. Or parang siguro, di ba, when you're drunk, yung feelings mo lalabas. Yeah. So, hindi siya kasi lagi nila sinasabi, I'm here for you. You can call me anytime. Did an actor ever slide into one of your DMs on Instagram? Like my mom, hi. Wala. Kaya nung single ka? Wala. Are you sure? Hindi ako ligawin. Hindi ako ina-approach ng mga tao nang basta-basta lang. Mm. Lahat na nanligaw sa akin, naging boyfriend ko. Intimidated sila? Siguro. Yeah. Sabi ko, what's wrong with me? Oh, what's wrong ganun ba yun? With me? Wala. Wala akong naaalala na nag-slide sa DMs ko. Ikaw? Meron. Ilan? Kilala mo. First letter. Dini-DM niya ako. Dahil doon. Uy, wait lang! Oh my gosh! Ine? Yeah. Has a director made you cry while in taping? Who was it? Has a director made you cry while in taping? Who was it? Oh! Who was it? Oh my! Lagi ako umiiyak sa taping kasi hindi daw nakakaawa, Mars. So nasa maldita side ka lagi? Hindi, lagi akong kambal sa uma, lagi akong umiiyak. Ayoko. Ayun, namumura tuloy ako pag, alam mo, pag binigay na nung assistant director sa akin yung headset. Yeah. So, ayan na, okay. But, wag na lang natin pangalanan kasi... Yeah. Ako din, I'm gonna drink. Okay, next. What was your most embarrassing moment in public? What was your most embarrassing moment in public? Very safe person kasi ako, oh my gosh. Ako, madami. Talaga? Pero ang maalala ko lang, kasi I'm clumsy. Super clumsy talaga ako. So, merong one time, grabe tawa namin. Yung friend ko, classmate ko sa Jensan, sa Hope, sa Chinese school. Ewan ko, may pinagtatawanan kami na bagay. Kumain kami ng popcorn, tapos umiinom kami ng Sprite, ng soft drinks. Tapos, habang kakatawa, lahat ng popcorn lumipad. Tapos lahat nakatingin, nakakahiyo. Nakita lahat ng tao sa school, yung popcorn. So may ano ka na, so, parang, ka si Krishar! Kasi tumalsik lahat ng popcorn sa bibig ko, nakakahiyo. So, dahil ako, wala akong maisip, inom na lang. Have you ever posted something on social media that you regret? Wala. Wala kasi I believe pag yun ang nararamdaman mo or yun ang gusto mong sabihin, you shouldn't regret it. If it's wrong, it's a lesson. So, pero wala, hindi kasi ako pala away, hindi ako pa-blind item ganyan, yeah. Or anything, or nagkamali ng text or ganyan, hindi. Ang boring ko. Ako, inom na lang ako. Alam mo yung pagising mo, oh my gosh, why did I post that? Buti na alala mo, ginawa mo. So, what's your biggest fear? My biggest fear is to be alone. Ha? Huh? Alone, ayoko ko! Oh. Hindi kasi, ilang beses na akong naiwan, hindi lang ng boyfriend or yung karelasyon, but also friends and also family. Parang ang dami kong instances na, oh, bakit ako mag-isa? Ano ba ginawa kong mali? Ano ba ang masama ba akong tao? Bakit nangyayari sa akin? Parang, yun ang ano ko, I always feel like I'm being abandoned or left alone. And in the end, feeling ko, I would be alone. But no. Sa prayers ko, I found true friends, I found a husband, and nung sinerender ko lahat, dun nangyari talaga. Yeah, but I'm scared. It's scary.
Child is theirs. Yes, my daughter, of course, Kiera. Forever na yun. I told her nga, in the end, it's always you and me forever. Grabe pala! Hindi ko alam yung, ano, iiyak tayo dito. Kala ko, tatawa lang tayo. Ako naman, my biggest fear is pag may mamatay sa aking, like, super close to me, like, my family lalo, parang hindi ko kaya na mawala yung brothers and sisters and even my parents. Yeah. Feeling ko, hindi ko alam kung ano mangyari sa akin. Yeah. Kasi yun ang support system natin eh. Because mayroong one time na medyo nag, ano yung sister ko, na may nangyari sa kanyang negative. Like, naisip ko, shoot, baka mamaya mawala na to sa akin. Hindi ko kaya. Yeah. Hindi ko kakayanin. So, I really did something na kailangan makabalik na sister ko sa States. Yeah. Kasi kung hindi, something will happen to her. Hindi ko ata kakayanin. Okay. And I will blame myself because pinabayaan ko siya. Kasi ako lang nasa Manila. Yeah. So, sabi ko, hindi talaga pwede to. Yun lang! Parang hindi ko alam na yung ending natin. Tatawa tayo. Ay, iiyak tayo. Oh. Pero, kailangan natin inumin. Kasi, after nito, Miss Prince, meron kaming vlog sa channel niya. So, abangan nyo. Tsaka may isa pa kong vlog. Umikot ako sa lipa. Kasama siya din. So, dalawa. Oh, grabe. Ang sarap. Ang sarap. Hindi ako nainom, friends. Yeah, meron siyang nickname, Nini. Pwede mo i-share sa amin, bakit Nini? Nini ako because sa buong family tree ko, my mom has 8 brothers and sisters. Tapos lahat sila parang tagilimang anak. Basta sobrang dami nila. Okay. Sa buong family tree, ako ang youngest. Mm. So, munting nene. Nini. So, babying baby ako ng lahat ng mga family ko. Kaya Nini. And only my closest friends would call me Nini. So, pag tinawag mo akong Nini sa mall or anything like that, alam kong kilala mo talaga ako at close talaga tayo. Thank you for sharing! Thank you! Thank you! Miss Prince, watch Melissa Rick's YouTube channel kasi meron kaming Never Have I Ever. Some kind of like that. Okay, bye Miss Prince!